Right, ladies and gentlemen, this is the third group, perhaps 32 kilometers into the competition. At merong isang chaser doon, ano? Tingnan natin at mumonitor natin kung sino yun, ha? Yung nasa harapan na yun, chasing down breakaway riders. Tingnan natin kung may mga nauna pa dito sa humahabol na lonely boy na ito. En route to Lambunaw. Hindi natin alam kung Lambunaw na rin to, no? Magkatabi lang kasi ang Haniway at Lambunaw. Ito, dito mo makikita talaga mga rolling terrain starting from Haniway. Alright, perhaps this is the chaser. Umatras kasi tayo kanina para naman mabigyan natin ng spotlight yung mga iba, yung mga nagbayad ng 750, no? Sayang naman din na kanila. Ito, V Pharma pala to. Okay, V Pharma rider. Kasi nagkahiwalay sa roster, eh. Itong V Pharma, kaya pala ako chaser, eh. Malakas, eh. Brother, malakas. Kilala mo kung sino yan? Popular yan sa Ronda Pilipinas. Siya yung sa stage 5 na nagtulak because nasira yung kadena niya. Tatlong beses ang nasiraan. Pero talagang ano to, hero to ng V Pharma. That's Aldinel Cabuso. Yan si Aldinel Cabuso na gusto sanang tulungan ni Sir Placido Valdez nung nasiraan siya, pero bawal bumalik daw. Kundi magmumulta si Sir Placido mga 5,000 para sa pag bumalik siya, no? Para tulungan nitong si Aldinel Cabuso. Isa sa mga bayani yan, nagmana doon sa coach niya rin, eh, si Placido Valdez, na kahit sirang bisikleta nananalo, eh. Talagang nagfi-finish. Ayan, at least that's about 300 meters away. Tinakbo na lang niya yung bike niya para hindi siya ma-outside time limit ng komisar. Lambuno na kaya pare, kaya ito. By the way, ang takbo ni Aldinel ngayon ay about 38.6 kilometers per hour, 34 kilometers into the competition. Nako, less than 100 kilometers na lang pala, 96 kilometers to go approximately. Oh my goodness. Ah, Haniway pa rin to. Kaya pala rolling. Okay, balikan natin si Aldinel Cabuso. Tingnan muna natin, baka medyo nagkahiwalay, nagkawatak-watak na yung breakaway. Balik tayo mamaya.